ko po si Benilda Reynido Lagahit, 49 years old. May tatlong anak at kasalukuyang maninirahan sa barangay Mahabang Parang, Nauhan Oriental, Mindoro. Nakapagtapos po ako ng 3-year course in fishery technology, major in inland fisheries at kasalukuyan pong barangay secretary at LFT. Katulad po sa palay, mula po sa land preparation, ako po ay personal din kasama ng aking asawa dito sa aming bukid. Malapit lang po dito. Mula po doon, magkasama po kaming naghahanda hanggang sa pagkakaroon ng modified dapog, tapos hanggang sa pagtatanim, tinitingnan po namin kung paano ang ginagawa ng mga nagtatanim. Tapos yun po hanggang sa pagpapatubig, paglalagay ng abono, at pag-control ng mga damo. Kung meron pong peste, kasama rin po niya akong magtatrabaho sa bukid. Kaya ko rin po yun. Ay, lahat po. Enjoy na enjoy po ako dyan. At siguro po, kung noon ay hindi ko gusto ang farming, ngayon po ay ini-enjoy ko talaga. Minsan nga po ay kasama pa namin ang aming mga anak doon. Lalo pagka-harvest time na. Malapit na ang pera. Unang-una ma'am, pagdating doon sa pag-control sa pest, kailangan po ay malinis yung paligid ng farm. Opo, tapos pangalawa po, pinapahinga namin yun. Pagkatapos po namin magpaani, pinapa-traktora uli namin para kung ano man yung meron dun sa ilalim ng lupa. Mahahalwat yung lupa kung may mga dapat patayin na organism dun, mapapatay po. Ang pangatlo ay di, yun nga po paggamit namin ng trichoderma na pagka po kasi gumamit kami ng ganun, matibay ang halaman. Pinapangarap po talaga namin makapag-Canada. Gusto ko pong maranasan yung nag-ooperate ng mga makinarya, siya mismo yung nagtatanim, at mayroon siyang sariling farm doon. Yun po talaga yung pangarap namin. Makakatulong po siguro yung iba pang pagsasanay, hindi lang po para sa akin at para sa lahat ng farmers na kasama namin sa organization. Tapos ma'am, yung ibang tulong pa, siguro, ewan ko kung dapat ko talaga itong sabihin, pero alam ko pong makakatulong ito, yung sanang pagbaba ng mga inputs sa farm. Yun po, malaking tulong po yun para sa mga farmers na katulad ko. Kapag ikaw ay farmer, sa isang ektarya gagastos ka ng 70 to 75,000. Magkano lang po ang aming kikitain sa ganung halaga ng inputs? Mababa ang presyo ng palay, pero yung inputs po, napakalaki ng halaga.